Pag-usapan po natin ang personal, intentional discipleship o mas kilala po sa ating simbahan na PID. Ito po ay natutunan po natin sa ating mentor kaysa G12 Vision, Personal Intentional Discipleship. Now, ang personal intentional discipleship po ay isa po sa malinaw na paraan kung paano isasagawa ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 21. Okay, John chapter 21 and verse 15, when they had finished eating, Jesus said to Simon, Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Yes, Lord, he asked. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you truly love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Okay? So, makikita po natin na sa pagtanaw po ng Panginoon, ang pagmamahal po sa Kanya ay mayroong sukatan. At ito yung tinanong niya kay Pedro, dahil ang kanyang pagtatanong marahil ay gusto niyang maging maliwanag kay Pedro, ano ba ang pamantayan, ano ba ang manifestation ng nagmamahal kay Jesus? Kapag sinabi natin, nagmamahal tayo sa Diyos, nagmamahal tayo sa Panginoon, followers tayo ni Jesus, then nilinaw niyang mabuti ito kay Pedro, then ang sabi niya, no, una, feed my lambs. Okay? Then, pangalawa na sinabi niya rin dito ay take care of my sheep. Now, para mapagbuti po natin ang ating life group o ang pagmamahal sa ating Panginoon, okay, gagamitin po natin ang PID, the Personal Intentional Discipleship, na kung saan ay sa ideya na ito, maisasagawa natin yung sinabi ng Panginoon na feed and take care. Okay. Now, personal intentional discipleship. Ibig kong sabihin, isang leader o Kristiyano na naghangad na siya ay mag-alaga ng kaluluwa, at pagkat sa kanyang paghangad ng pag-aalaga ng kaluluwa ay siya po ay maglalaan ng oras sa kanya. Okay? At para sa inyong oras na yon, personal, pag sinabi yung personal, makatotohanan, puso sa puso, buhay sa buhay. Hindi po ito nararanasan sa malaking grupo at o maging kahit nga sa yung tinatawag na small group. Okay? Kasi ang small group natin ay 8 hanggang 12. Okay? So yun ang goal natin is yung maka-12 po tayo. Pero paano pa natin mas mapatatatag sila? Sa pamamagitan po ng PID ay maisasagawa po natin yung utos ni Jesus, magpakain at mag-alaga. Now, ang magpakain ng kaluluwa, no, dalawang bagay. Una, literal na pagkain, masarap po yun. And then pangalawa, is mga prinsipyo ng Panginoong Jesus. Mateo 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Okay? Now, meron pong 4 na bagay na ginagawa sa PID. 4 na F. Number 1 po, mga kapatid, pinag-uusapan po dito ang finances. Personal, intentional na pag-aalaga. Pagpapakain, okay? So, number 1, finances. Letter F. 4 na F po yun. So, number 1, F. Finances, mga kapatid. Inaalam po natin, no, ang kalagayan ng inaalagaan natin, ang pag-handle niya ng pera. O siya ba'y walang pera? Paano siya magkakapera? Sa tamang prinsipyo, pakakainin natin ang tamang prinsipyo ng Panginoon at
gagabayan, ipapakita natin, pakakainin natin ng iba't ibang karanasan at ideya na ang pera pala ay dumadating, okay? At kapag nandyan na, prinsipyo naman ng pag-iingat para maging good steward naman, okay? So, finances. Kailangan po naahalagaan, nadidirekta po natin, no? Intentional po yon. Hindi lang tinanong, kamusta ka na? No? Dapat may lalim. So, number two, family. Kinakamusta din natin ang pamilya, okay, ng ating mga kapatid. Kinakamusta po natin ang kanilang kalagayan, ang tamang values, ang kalagayan po nila. Okay? And then number three, formation. Okay, ano bang hubog? Meron bang nagaganap na paghubog sa kanilang pagkatao? Meron bang nagaganap na pagkahubog sa kanilang isipan? Nagiging better person po ba sila? Nagiging mature person po ba sila? So, gagamitin natin ang salita ng Diyos upang sila ay mahubog. Formation. Kaya tinutulungan natin sila na madirekta sa Bible, okay? Dahil ito ay source ng buhay, ito ay source ng mga tamang prinsipyo. Okay? At ang panghuling F ay foundation. Okay? So ang foundation naman po yung mga prinsipyo sa buhay na dapat matutunan ay ito po ay galing sa salita ng Panginoon. Maging matatag po tayo, magpakatibay po tayo, at maging mabunga sa gawain ng Panginoon.